ng salita ng ating Diyos. Ang panugat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito ay kahilingan. Alam po naman po na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahilingan sa Diyos. Sino po sa inyo ang walang hinihingi sa Panginoon? Pag hindi ka humihingi, hindi ka po bibigyan. Opo. Kasi, unfair naman po sa atin, sa mga humihingi, kung hindi ka humihingi, bibigyan ka ng Diyos, at dun sa hinihingi, hindi naman po binibigyan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay humingi, bibigyan ka po ng Panginoon. Ngayon, kaya ka hindi binibigyan, baka hindi ka po humihingi. Opo. Pag kayo po humihingi sa Diyos, huwag sa tao. Kasi pag hindi kayang humingi sa tao, maasuya po sa iyong tao. Hindi po ba? Hindi kayang humingi, tapos mahihingihan mo, wala naman pala. Ano po? Kaya kung mahihingi ka, dapat po ay sa Panginoon, huwag po sa tao. Ang sabi po sa aklat na ating pag-aaralan, sa Mateo 7:7, ang sabi po ay ganito, ako na ang babasa, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay bubuksan. Unang-una, ano po? Ang sabi dito, humingi kayo. So, inuutos po ng Panginoon na bilang mga anak ng Diyos, kung gusto natin tayo ay bigyan ng Panginoon, ay humingi po tayo. Diba? Ay, bakit ka naman bibigyan ng Diyos kung hindi ka naman nanghihingi? Ay, alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Tama. Hindi ka pa nga isinisilang, alam na ng Diyos itsura natin ay. Diba? Hindi pa tayo isinisilang, alam na po ng Diyos ang ating magiging buhay. Ngunit, inuutos po ng Diyos na kailangan tayo daw po ay humingi kapag tayo ay may kailangan sa ating Panginoon. Bakit ka bibigyan ng Panginoon kung wala kang hinihingi? Eh, Pastor, alam naman ang Diyos ang lahat ng bagay. Alam naman ang Diyos ang lahat ng bagay. Pero inuutosan ng Diyos na humingi ka. Ibig ba? Ibig sabihin ay sumunod ka sa gusto ng Panginoon. Kasi maraming tao, maraming Kristiyano ang masipag humingi. Tapos itutulad ka ng Diyos sa hindi ka naman nanghingi. Ang panghingi po ay sa pamamagitan ng panalangin. Pag nanalangin ka, Panginoon, pahingi nga po ng ganito ganyan. Pag marami kang tanim at hindi umulat, Panginoon, pahingi mo nga po ako ng ulan. Paulanin niyo nga po. Paulanin ng Diyos. Ngayon, kung tamad kang manalangin, tuyot na lamang ang iyong tanim. Hindi pa umuulan. Bakit? Ay, hindi ka humingi sa Panginoon? Wala akong pinagkaiba yan kay Juan Tamad. Gustong kumain ng payapas. Ang ginawa ay nakangangalang. Ano po? Nakangangalang. Opo, walang gawa. Ibig sabihin, umaksyon ka. Pag ikaw ay may tanim, Panginoon, pahingi po ng ulan. Para ninyo po, natitigang na yung aking mga alaman, yung aking lupa. Papawalin ng Diyos yan. Panginoon, palusugin nyo nga po ang aking mga alaman. Palusugin ng Diyos yan kung gagamasan mo, kapatid. Pero kung gagawin mo, Panginoon, palusugin nyo nga po yung aking mga sitaw, yung aking mga talong at okra. Ikaw na may walang ginawa kung di matulog maghapon. Paano lulusog yan? Yan lalaki na nga ng damo. Oo, tsaka ng uod. Kailangan gamasin mo. Alisin mo yung mga uod. Patabahan mo. At sisiguraduhin ko siya kapatid, palulusugin ng Diyos yan. Kasi maraming mga tao, masipag, sagana ang kanilang tanim sa pataba, pero hindi ganun kaganda ang bunga. Bakit? Kulang sila ng panalangin. Diba? Pero yung mga anak ng Diyos, pag masipag kong manalangin, tutugunin ka ng Diyos? Kaya kapag may kailangan tayo sa Panginoon, humingi po tayo sa Diyos. Anong hinihingi mo sa Panginoon? Kapayapaan. Hindi ka ng kapayapaan. Panginoon, ako mabibigyan mo ng kapayapaan sa aking sarili sapagkat gulong-gulo na po ako sa aking mga buhay. Opo. Anak ko, pasaway. Ang asawa ko, pasaway. No? Lahat nila, pasaway. Pati halaman ko, pasaway. Ano? Dinigad ko naman, tuyot pa din. Pinatabahan ko naman, ang dinigad pa din ang bunga. Ano po? Panginoon, pahingin nga ako ng kapayapaan.
Bibigyan ka po ng Diyos. Isiguro kayo mga kapatid. Pero kapag ang ginawa mo ay imbis manalangin, tumingin sa Panginoon na ipatmasigas ang ulo ng anak mo ay yung kasakapit bahay pupunta? Eh, naman din mga rin. Yan, naman din yan. Malakas pa sa kalabaw. Malakas lumamon, tabad naman. Isiguro din ko siya kapatid, lalong lalaki problema mo. Kahit pag nalaman niya ng anak mo, sabihin ng anak mo, ako'y anak mo na ipagdadaldalan mo pa. Isigurado yung magagalit pa sa iyan. Pero pag ikinanalangin, Panginoon, yan nga po anak ko, malaki pa sa kalabaw ay bigyan niyo nga po ng kasipagan. Bigyan niyo nga po ng katalinuhan. Para naman po ako hindi nahihirapan, magugulat kayo sa araw pa lagi ng ginagawa yan. Magkukusay ang mga anak mong tamad. Ito po yan, dahil ang sabi sa Biblia, humingi at ikaw ay bibigyan. Kaya kung wala sa'yo nagbibigyan, hindi ka binibigyan ng Diyos, baka hindi ka humingi. At paano paghingi? Mananalangin ka sa Panginoon. Sa tuwing mananalangin ka, hingin mo na ang gusto mong hingin sa Panginoon. Kasi wala po namang mawawala kung hihingi ka sa Diyos. Opo, wala namang mawawala sa iyo kung hihingi ka sa Panginoon ng kailangan mo ay. Ang gusto lamang ng Diyos, humingi tayo. Kaya yung taong masipag manalangin, masipag humingi sa panalangin, iyan po talaga ay binibigyan ng Panginoon. Ako lagi kong hinihingi sa Panginoon, Panginoon, pahingi nga po ako ng kahit kaunting katalinuhan lang. Opo. Kasi ang isang tao, pag may kaunting talino, ay, opo, knowledge is wealth. Diba? Kapag ikaw ang binibigyan ng Diyos ng kaalaman, magiging kontento ka sa lahat ng iyong kailangan. Kasi pag may kailangan ka at may kaalaman ka, nakukuha mo yung kailangan mo. Di po ba? Kailangan ng pera. Magkano? 10,000. Ibigyan ka ng Diyos ng kaalaman para makuha mo yan eh. Pero pag ang binigay sa'yo ng Panginoon, pay niya akong 10,000, kailangan ko. Biglang sisilid sa'yo ang dinig kong bay. Ewan ko lang kung galing sa Diyos yun. Hindi ko na po masabi. Pero dapat po, kapag sa Panginoon, hindi ka ng Diyos pa ang tangin, kapatid. Isiguraday ko po sa atin, kapag galing ang isang pagpapala sa Diyos, hindi mo na po kailangan mangutang. Ibig sabihin, kaya ka nang utang, sarili mo ng desisyon yan. Kaya kapag nagbayad ka, sarili mo rin pagpabayad yan. Pero kapag sa Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng kailangan mo na walang utang. Bakit? Dahil ang Diyos po natin ay bukal ng pagpapala. Kaya kung may kailangan tayo sa buhay natin, manalangin tayo sa Diyos. Kahapon, sabi ng asawa ko, natin mamimili yung anak mo ng damit sa school. Papasok na po bukas yung high school ko eh. Papasok na. Eh wala pa akong pera. Magkano ba dala ko pera nun? Parang 400 lang. 400 lang. Kagabi pa lang manalangin ako. Kagabi pa lang nagpray na ako. Panginoon, bigyan niyo po ako ng pamimili ng anak ko sa magagamit niya. Aba, anong oras na? Alas dos na. Wala pa akong kita. Ang Diyos talaga magaling sa huling minuto eh. Susubukin talaga ng Diyos yung galing mo eh. Totoo po yan. Ang Diyos po natin ay subok na subok na po sa aking buhay. Wala na akong maasahan na pera eh. Wala naman. Ay kailangan ng anak ko sa gamit niya ay sagli ko. Opo, ang pera ko lang, 400. Ang ginawa ko na nalangin lang ako. Sabi ko, Panginoon, eh, bahan naman po sa kailangan ko. Alam ko naman na ikaw ay tumutugon sa aking mga kailangan. Kaya po, ang nangyari niya, nung maghahapon na, ay binigyan ako ng Diyos ng kailangan ko. Hindi po ba? Hindi po ako ng utang. Hindi po utang yun. Alam niyo po, binigyan sa akin ng Panginoon. Kailangan ko na 1,000. Ay parang binigyan yata ako ng Panginoon ng ano eh. Nang 10,000. Tignan nyo? Di po ba? 9,000. Kaya yung anak ko, namili ka akong nakapamili siya ng lahat ng gamit sa school. Di po ba? Tinatanong ko pa, sino pa yung mamimili sa inyo? Sa mga anak ko. Oh? Sa 1,000 ko pa, ay mabuti naman. Ay 1,000 ko pa, mabuti naman. At wala din naman matitira eh. Bakit? Kaya bakit ako binigyan ng Diyos? Kasi nanghingi ko ako. At ang Diyos, sa karanasan ko, magaling ang Panginoon at kumikilos po siya
ay sa huling minuto ng ating sarili, ng ating oras. Sa last minutes po siya magaling. Kasi kapag ikaw ay may oras pa, kayang-kaya mo pa eh. May pupuntahan, makagawa ka pa ng paraan, sasabihin mo sa sarili mo, magaling ako, kaya ako'y nakakuha ng pera. Pero ang totoo niyan, ang gagawin ng Diyos, pag wala ka ng kakayahan makuha ang isang gusto mo, doon na ang Diyos kikilos. At maiisip mo sa sarili mo, talaga nga palang ang Diyos ay tumutugon sa panalangin natin. Opo, ang Diyos po ay tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya ako talagang sa paglilingkod ko sa Panginoon, mahaba-haba natin. Sa 2007, ngayon po ay 2023 na. Ibig sabihin ko ay 16 years na akong nagpapastor. At sa karanasan ko po sa aking paglilingkod sa Panginoon, simula nang ako'y maglilingkod sa Panginoon, binata, hanggang sa nagkaasawa, masasabi ko lang po sa inyo, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. At sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan, lahat ng kailangan mo, ibibigay po ng Diyos. At higit sa lahat, humingi ka po sa Panginoon at ikaw ay bibigyan. Ano po? Namuproblema na ako. Sabi ko, papasok yung anak ko eh. High school eh. Grade 9 ba yun? Grade 8. Oh, grade 8, papasok na sa Roma pa. Sa Pasig. Kaya sabi ko, Panginoon, pahingi po ako ng kahit 1,000 lang, pamili na mga gamit ng anak ko. Nag-chat na yung asawa ko sa akin, na-restos yata. Ano lang eh? Dati ba ang tao din? Ano mama? Mamimili din po, pupuntahin mo na ba dyan si Sara? Nakabihis na? Hindi wala pa po, habang ang sila, no? Sige, pupuntahin mo na, sabi ko. Bago dumating yung anak ko, talaga, hindi po ako nang upa, ha? Binigyan talaga ako ng Panginoon ng pampili. Hindi ko kilala yung tao eh, pumunta sa akin, hindi ko kilala eh. Ang dalang pera nun eh, siyam na libo. Huh. Eh, kahit nga po ako eh, pinakain ng, ginamit ng Diyos sa kanyang lingkod para makain ng kami, kay Elias. O ba? Ganun ang Diyos, makapangyarihan. Kahit nasa ilalim ka ng tubig, kaya ka pagpalain ng Diyos pag kinakailangan. Kahit nasa ka, pag gusto kang bigyan ng Diyos ng biyaya, bibigyan ka ng Panginoon. Kaya ang Diyos po ay tumutugon sa akin lang karanasan. Sa akin lang po karanasan, ha? Based on my own experience, sabi nga nila. At experience is the best teacher. Patatanda niyo po, mas magaling ang isang tao na maraming experience kaysa sa taong may pinag-aralan. Opo. Halimbawa, ako ay nag-aral ng halimbawa ay engineer. Diba mga engineer, gumuguhit po yan? Gumuguhit po ng building yan? Ikumpara mo po sa isang magaling na mason na magaling gumuhit po, gumawa ng bahay. Lagi pong gumagawa ng bahay. Sige, pagkuhuhin mo. Mga napapa po ang engineer eh. Magkwikwinta-kwinta pa yan, gagamitin niyan. Samantalang yung pong mason na magaling, kasi may kilala po akong mason. Talaga kung umabasa ng plano, hindi naman nag-aaral. Umabasa ng plano yan, mason po siya. Bakit? Kasi dahil sa kanyang mahabang experience. Sige ba? At ang isang tao habang tumatanda, iyan po talaga yung nagkakaroon ng experience. Kaya po yung matatanda, dapat po yung ginagalang ako. Yung mga umabot na po ng 80, 90, may 100, higit pa, dapat sa nakababata, ginagalang po yan. Bakit? Punong-punong rin po ng experience niya eh. Opo. At kung yan naman po yung tumatandang paurong, ay dapat po yung inaunawa naman. Opo ba? Bakit? Punong-punong nga ng experience yan, kapatid. Ako po sa grupo namin, ako pinakabata, pero ako po ang pinakamulidad nila. Opo. Ako pinakabata, ako pinakamulipin nila. At kailanman ay hindi ko po tinignan ng sarili ko mas magaling at mas mataas ako sa kanila. Bakit? Dahil alam ko na ang tao, pag matanda na, napakarami na pong experience niya. Diba? Ang sabi nga nila, papunta ka palang, papalik na sila. Oh, totoo naman eh. Kaya lang, may mga tumatanda talaga paurong. Alam niyo po ba yung tumatanda ng paurong? Alam mo yung hipon? Yung mga hipon! Pag pumiti kay hipon, patras! No? Magulat ng hipon, patras eh! Yan ang hipon! Unawain mo lang kapatid, kasi yan po talaga ang kanyang pinakang pagkatawa eh. Yan po ang kanyang ugali. Yan siya nakadesinyo.
Kung ikaw na may halimangot, maninipit. Kaya tignan niyo ang bawat isa sa atin. Unawain ko po kung sino yan. Bakit? Salamat na, hindi ka ganyan eh. Di ba? Unawain niyo po yan. Para po tayo lahat ay nagkakasama-sama ng masaya sa gawain ng Diyos. Di ba? Hindi yung may mapansin ka lang na mali sa iyo kasama sa simbahan ay. Ano na mali? Ako matutsala yung matitsimba ng lipo eh. Ba yung kasama ko sa simbahan ba ka? Abang baga si Pastor Renit sa atalit eh, patulog-tulog lang? Kismis pa? Kaya ka din. Kaya nga ayaw ko naging magsimba din ay dati pa kaya ko rin. Eh, ngunit hindi maagap sa simbahan ngayon, hindi na. Sabihin mo natin bakit bakit. Tingnan mo naman yung kasama ko sa simbahan, sama-sama na kagaling. Huwag mo mahingan yung tapos ng gabi at ikay bubutaktakan. Huwag mo mautangan sa tindahan. Ikay makakalimit lang di maganda. Ay, ang tanong ba'y bakit ipakilangan sabi sa kapit-kapit mo? Sige na. Isipin niyo po ng malalim sa inyong puso't isip. Bakit mo kailangan sabihin sa tao hindi Kristiyano ang kahinaan ng kapwa mo? Diba? Alam niyo po kung gusto niyo sabihin niya ng kalimaman, eh huwag sa tao, sabihin mo sa Panginoon. Panginoon, bakit kayo kasama ko sa simbahan ng umbusamol paglinggo? Hindi mo malaman kung mukhang bagyera mo, o mukhang turo. Diba? Panginoon, tulungan mo nga kung magbago yan at mukhang pati ako'y matitisip na. Ganun lang! Hindi yung taktaka ng taktak sa tao hindi naman Kristiyano eh. Eh, mabuti kayo huwag ka na lang magsimba. Diba? Para hindi mo nakikita yung iyong kasama sa simbahan. Ngayon, bakit ka ba nagsisimba? Dahil po sa Panginoon. Di ba? Kapag kung kayo nagsisimba dahil po lang sa akin. Opo kapatid, umalis na po kayo. Kung kayo nagsisimba lang dahil kay Pastor, bakit? Wala kayong mauutang sa akin. Akala niyo, pag kailangan niyo ng pera, mauutangan niyo ako? Never mind. Wala po kayong mauutang sa akin. Ubus nga yung pinakili ng gamit ng anak ko eh. Ako pa nga ang gusto mauutang sana eh. Ngayon kung kayo ay may nakikita lang sa simbahan ito, kaya kayo nagsisimba, baguhin niyo po ang isip niyo. Bakit? Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pero kapag magsisimba kayo, linggo na bukas, magsisimba ko sigurado. Bakit? Dahil sasamba ko sa Panginoon. Para pag na dahil yung iyong mga kasama sa simbahan, ayun yung aking katabi. Ayos lang. Bakit? Sa Panginoon ako sasambay, di po ba? Sa tingin nyo kaya, kung hindi ako naglilingkod sa Diyos, magtitiisan ko kayo, kapatid? Hindi po, isipin nyo. Nagkakapera ba ako sa inyo? Sige nga po. Sino tataas dyan na ako nagkakapera sa inyo? Wala po ako napipera sa inyo. Alam nyo yan. Kung nag-o-offering man po kayo, bahagi nyo ng paglilingkod sa Panginoon yan. Kung ayaw nyo po mag-o-offering pa ng sisimba, huwag ka na po magsimba. Bakit? Bahagi na ang paglilingkod natin sa Diyos yan eh. Di po ba? Bahagi na paglilingkod mo sa Panginoon yan, ang utos ng Diyos. Ibigay mo sa Panginoon yung para sa Kanya. Ang tanong, kailangan ba ng Diyos ng pera? Hindi. Kailangan ng pasok ng pera. Di ba? O, eh, sino bang gagamit niyan? O, sabi sa Bible, yan pastor, ang gagawa. Di po ba? Ang tanong, magugutom pa ako pag hindi ganito niya eh. Sige nga. Hindi tayo pwedeng magutom. Ang Diyos ang sumisipo sa atin. Bakit ko kayo pinagtitisan? Dahil sa Diyos. Di mo ba? Dahil sa Panginoon. Kaya pagmumukha niyo, yung mga pagmumukha niyo yan, yung nakikita ko, mahal na mahal ko yan. Bakit? Dahil sa Panginoon. Di ba? Baka iniisip nyo ay hindi. Eh, nagkakamali ka kapatid. Kaya tayo nagtitiis ay dahil po sa Panginoon. At kapag ang iyong isipan ay sa Diyos nakatoon, pagpapalain ka ng Diyos. Magsisimba na naman ako sa linggo. Okay. Pag Sabado, magsisimba na naman ako sa linggo. Bakit? Dahil bahagi ng buhay ko, magpasalamat sa Diyos. Diba? Pag ganyan ang nasa isip mo, kahit anong malinig ko sa paligid mo, hindi ka ako makikinig. Bakit? Dahil ang Diyos ang iyong sinasamba. Pero kapag si pastor ang idol mo, simba ko kasi pogi ang pastor. Pagdating ng linggo, hindi nag-aangit. Pastor, hindi nag-aangit. Ang buhok, para pa, di ako nagpapagupit. Siguro mo lang pira yan. Sabi, pinagpapalagan pa nasisimba.
Mukha na mo walang pila. Hindi na ako masisimba. Pag diyan ka nakatingin kay Pastor, di siguraduhin ko kapatid. Tinitsuning ka ni Satana sa impyerno. Oo! Oh, tsuning ka ni Satana sa impyerno. Ay ako naman, hindi na ako tumitingin sa inyo. Hindi mo nang, ako'y magpipreach at naantin na sila. May mga dadadalang pera yan. Yung dalang pera. Eh, malabang mangyari po yung iniisip mong yun. Pero ako'y nananalangin na kayo ipagpalain. Diba? Masaklap niya, pag pinagpapala yata kayo, hindi niyo ako naalala eh. Grabe. Baka hindi niyo po alam. Lagi ko kayong pinapanalangin na pagpalain ng Diyos. O, sinasabi ko na po sa inyo totoo. Lagi ko kayong pinapanalangin na pagpalain kayo ng Diyos. Kapag pinagpala kayo ng Diyos, pagpala ako naman. Hindi ko na kailangan kayo sumbatan. Dahil talagang sinasabi ko lang. Di ba? Sinasabi ko lang. Huwag kang tama-tama, Brother Joven. Baka pag ikaw ay pinagpala, may malimutan mo rin. Di ba? Ganun lang eh. Di ka magkakapatid sa Panginoon. Di ko ba? Kaya kung bagong luto ang iyong talbos ng gabi, bigyan mo si Pastor habang maintinit. Hindi yung pag nakita mo, wala nang kakain. Isa, masayang yan. Dali kay Pastor. Yeah. Yung sinapa ka bibili. Ano po? Nung makita mo yan, mag-abag na. Nakasawa na. Dali kay Pastor. Kapatid, baka bigyan din kita ng amaging pinapayan. Aywan ko lang sa iyo kung anong isipin mo. Kung magbibigay ko sa inyo, Pastor, kahit po yan ay tuyo, basta't sariwat walang amag. Diba? Kung magbibigay po kayo ng ulam, kahit tapos ng gabi, basta bagong luto, iyan po'y masarap sa aking panlasa. Dahil ako po ay diyan na tumanda sa ganyang mga ulam. Pero kung bibigyan mo po ng karni, adobo, pero masing-masing na, kapatid, huwag na. Huwag na po. Makapatid ng batay. Oo. Oh, baka ipakain ko sa harap ng aso yan. Diba? Pero kahit lang inihaw na tayo, basta nakikita ko kong sariwa at may kasamang pagmamahal, ay tuwan-tuwa po ako dyan, kapatid. Diba? At dyan ka naman pagpapalain ng Panginoon. Opo. Dyan ka pagpapalain ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na anuman bagay meron ka at ikaw ay nagbabahagi sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, pinagpapalain ng Diyos. Tignan niyo po ang isip ng hindi kristyanong mayaman. Sa isang taong kristyano, unbeliever versus Christian, mananampalataya, tapos hindi mananampalataya. Yung mayaman, para daw lalo mo yumaman, kailangan daw lagi ng ganito. Ako pong maraming kilalang mayaman, hindi Christian, ha? Talaga, hindi ka man lang pamimil ng dahil. Apo, hindi ka man lang pamimil ng dahil. Lalo daw kasi hindi mayaman sila. Ano ang prinsipyo ng Biblia? Ang taong bukas ang palad, ay lalong pinagpapala ng Diyos. Lalong yumayaman. Ano? Ngunit ang tikam ang palad ay lalong nagdarahog. Sige, mayaman yan. Mayaman na ngayon. Pero siguro din ko siya kapatid, ang yaman niya ay pera lang. At sasabihin ko po sa inyo, isang bahagi lang ng buhay natin kapag ikaw ay mayaman sa pera. Mayaman na sa pera yan, pero sa kaibigan, kukulangin po yan. Kapag kulang ako sa kaibigan, kahit marahat kang pera, kakapusin ka po sa laban, kapatid. Tandaan mo. Pero kahit wala ka at kulang ka sa pera, pag mayaman ka sa kaibigan, hindi ka kayang gabihin. Bakit? Pag sinabi ko sa mga kaibigan pa yung tag-1,000, at ako yun, pautan ng tag-1,000 yan. At 1,000 kaibigan, ilan yun? 1,000,000. O, di ba? Eh, pag wala kang kaibigan, bawat dalawang tao, may bayad po yan. O, kaya, sisiguraduhin ko sa inyo mga kapatid, kailangan tayo po ay maging mayaman, unang-una, ay sa paglilingkod sa Panginoon. Ano mang nakikita mo sa paligid mo, ano mang nadidinig nyo sa paligid nyo, pag ang isip mo ay nakasentro sa Panginoon, hindi ka po maapektuhan. Diba? Meron nga pong isang kwento yung pastor ay, pastor po ha, hindi po ako. Yung pastor din. Ako. Sabi ng isang mananampalataya ay, pastor, ako po yalis na sa simbahan. Hindi na po ako magsisimba dito. Sabi ng pastor, eh, bakit naman? Ako nilipat na po sa simbahan. Bakit na? Eh, po naman kasi kasama ko sa simbahan po eh. Yung pagmumukha po eh.
tinatanong ko lang nung minsan ay, sinabot ako ng balambang. Puro lang, parang patak. Di ba? O sige, bago ka umalis, may pagdadawa ko siya, sabi ni pastor. Kumuha yung pastor ng isang basong tubig, puro-puro. Tignan mo si simbahan natin paligid. Ha? Tignan niyo yung simbahan natin. O sige, kapag nakainip ka sa simbahan natin ng 3 beses, na hindi natapon yung tubig, walang natapon, papaalisin na kita. Ay, tumantua ko yung tao. Makakaalis pala ako. Ami, hindi ko na makikita yung kasama ko sa simbahan. Ang pagbusangol. Lakad siya rin. Ikot. Sa dalawa, tatlo. Balik sa pasok. Tumantua, pastor! Alis na pa ako. Bakit? Oh, wala akong natapon sa tubig. Wala ka namang natapon. Ano? Sabi niya, sabi ni pastor, sige, papaalisin kita. Pero sa isang kondisyon, may tatanong muna ako sa iyo. Ano po yung pastor? One try. Bakit hindi natapon yung tubig? Sabi mo yung pastor. Iningatan ko po kasi ay. Bakit? Dahil may focus ka ay. Nung ka dumadatal ka sa iyong pinadaanan, parang hindi ka matumba. Hindi ka matapilok, hindi ka matisod, hindi maubos sa tubig. Ngayon, bilang mga Kristiyano kapatid, para hindi ka pumawala sa paglilingkod, mag-focus ka lang sa Panginoon. Oh. Mag-focus ka lang sa Diyos. Ano man ang malilig mo sa paligid mo? Sa Panginoon ako naglilingkod. Diba? Ganon ang isang Kristiyano. At sisiguradayin ko siya kapatid, ang taong may focus, may tagumpay. Opo. May tagumpay tayo sa Panginoon. At sisiguradayin ko sa inyo kapatid, hindi ka man sumagana sa lahat ng bagay sa lupang ito, darating ang isang araw, susurprisahin ka ng Panginoon. At masasabi mo sa sarili mo, hindi ka nagkamali na maglingkod sa ating Diyos. Okay? Kailangan po tayo ay humingi lamang. Kung tayo may kailangan sa Diyos, hingi ka lamang sa Diyos. Magpapasok ka na yung mga may nangangailangan, maraming anak, hingi sa Panginoon, hingi sa Diyos, bibigyan ka po ng Panginoon. May sakit ka? Panginoon, pahingi po ng kagalingan. Kagalingan. Kahit anong galing ng doktor, pag ayaw ka na Diyos pagalingin, kapatid. Oo, punta ka sa magagaling na doktor, private, milyon ng paggamot, tapos hindi ka na kaya, sasabihin ng doktor, ay, misis, yung mister niyo po, ay, pasadyos yun na lang. Matapos maubos yung pera mo. Yan. Pero kung hindi pa naubos ang pera mo, yung pinagpasadyos mo, makamit ka saan ang pera. Umaling pa ang asawa mo. Diba? Minsan siguro, kaya ginagawa ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, hindi tayo pinapayaman ng Diyos. Sumakit lang ang ipin, doktor. Anak, ilaglag lang yung anak, doktor na naman. Hindi po private. Naalala ko po nung ako talaga iwan mo wala pa. Yung mga anak ko, nagkakasabit dyan, hindi nakakaranas ng doktor. Oh, napanang pala ng palataya. Galing pa ka? Walang gastos kahit piso? May pagpapala ang Panginoon na eh. Talagang yung pag nanginit eh, punta lang kayo ng alam. Ay, private. Diba? Ay, buti kung lagi ganyan ang panahon. Lagi ka may hawak na pera. Diba? Siguro din mo sa inyo mga kapatid. Hindi mo sinasabi huwag niyo pa'y panoktor ha. Mamaya, hindi niyo panoktor tumarap ang mata niyan. Magkahanap ka sa akin. Oh, ang sabi mo ha. Hindi panoktor. Yun, nanginigas niyang anak ko. Kapatid, kapag kaya lang pala ng palataya mo, gawin mo. Ngunit kung ikay naghahalin lang ha. Panginoon, dadalhin ko po sa doktor ang anak ko. Pagpalaan niyo po yung doktor, bigyan ng katalinuhan at yung gamot na inumin niya, maging gagalingan ng aking anak. Oh, di po ba? Hindi ka papalaan ng Diyos, siya pagagalingin ng Panginoon niya. Ganun lang po, humingi tayo sa Panginoon. Ilang ka mga anak, Sir Ronan? This month, Pastor. This month? Oo. Ito ba din mahirap mga anak, hindi? Medyo? O, tignan mo. Tandaan mo ha. Sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi ka mahirap mga anak. Tandaan mo yung sinabi ko sa iyo. Para ka lang umihi. Oh, para ka lang umihi. Bumalik ka sa akin kapag kinahirapan. At sisiguradin ko po sa iyo. Para ka lang umihi. Yung asawa ko, inakita na lang namin dito. Sabi ko doon sa midwife, ma'am,
Kasi gusto niya kung asawa ko, parang umiihi lang yan. Hindi lang naman ang anak ay ganyan. Bibili lang po ako diaper pagbalik ng anak na yan. Pagbalik ko nga, pagdain niyo na po, anak. Pagdain niyo na po ang asawa mo, mas marat po sa akin. Wala ko po, nahirapan kung hindi ng anak eh. Pagtali pa eh. Sumuko na ang Panginoon, di ba? Sumuko na ang Diyos, kapatid. Pag sinabi niya mga anak yan, ang punta lang yun, mga anak ko po yan. Basta pakita ko sa Diyos na may pananampalataya ka. Oh, nung kami ngayon wala pang kakaya pumunta sa mga private na paanakan na eh. Hinog lang eh, pag sinabi ko yung Jesus name, labas ka na. Nakalabas ko yung bata. Oo, hindi na wala pa ng anak ko. Bakit? Mas magaling ang Diyos natin. Opo, ayon sa iyong pananampalataya, gagawin ng Diyos ang nais mo. Diba? Ang mga anak ng asawa mo, yung iyong isipan na yun. Hindi nga pa. Hindi ka nilikan ng Diyos para pahirapan, kapatid. Kung makikita lang ng Diyos yung pananampalataya mo, ay, bundok daw ay lilipat sa dagat. Grabe, ano? Yung bundok, pag may pananampalataya kasi na kailangan mo din ng buto ng mustasa, lilipat ang bundok sa daan, sa dagat. Ano ibig sabihin? Yung bundok ng problema, mawawala. Pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Oo. Oh. Okay, humingi. Kasunod. Isang talata lamang po ito sa Mateo 7:7. Pag kayo daw po ay humingi sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos. Malinaw po ha? Pag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka po ng Diyos. Pag hindi ka humingi sa Diyos, malinaw, hindi ka bibigyan. Bakit? Eh marami nang hihingi eh. Alam ka, nangisabay ka pa. Diba? Oh. Kaya humingi ka talaga para ikaw ay bigyan po ng Panginoon. Humanap at makakatagpo. Kung may kailangan ka, hanapin mo. Lalapit ba sa iyo pera, kapatid? Sige nga. Ikaw ang gumawa ng paraan para ka magkapera. Diba? Kung masakit ang ulo mo, ikaw ang minararamdaman, ikaw ang gumawa ng paraan para makakuha ka ng gamot. Alam nga, ibang kapang yung makahiya dyan para maglaga mag-isa. Diba? Pag sumakit ang balakang mo ngayong tihay, ahay, lalakad ang mga dito, makahiya. Oh, punta ka po sa makahiya, ilaga mo. Magaling po sa iyo kaya yung, ano, yung makahiya. Talaga mo ito. May panalangin po ha. Gusto mo kaya. Lagi may panalangin. At kaya po ay pagpapalain ng Diyos. Pag may gusto ka, hanapin mo. At sisiguro din kapatid, sa biyaya ng Diyos, masusumpungan mo ang gusto mo. Kung gusto mo ng kapayapaan kasi puro ka problema, hanapin mo at ibibigay po sa iyo ng ating Panginoon. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Dito po tayo magtatapos. Kung gusto po natin na tayo'y papasokin sa isang tahanan, kumatok ka po muna. Kapatid, huwag mong basta-basta ka papasok. Ganun din po sa Panginoon. Para pagbuksan ka ng Diyos, kumatok ka. Sabi ng Panginoon. At bubuksan ng Diyos ang kanyang pintuan ng pagpapala at ibubuhos sa iyo. Kapatid. Apo, pag may kailangan ka sa Panginoon, pahingi po, ng ganito, ganyan. Yun po'y paraan ng pagkatok sa Panginoon. Diba? Sabi sa Biblia, sa tahanan ng aking ama, ay maraming silid. Ano po? Mansyon po at maraming silid. May pintuan yan, may bintana yan. At nandiyan po ang lahat ng pagpapala sa Panginoon. Kapag kinatok mo po yan, sa pamamagitan ng panalangin, bubuksan po ng Diyos yan. Apo. At humanda ka kapag binuhos po ng Diyos sa iyong masaganang pagpapala. Ikaw mismo sa sarili mo, sasabihin mo, hindi ka nagkamali na maglipot sa Panginoon. Yeah. Yung pastor, lagi naman yan ang sinisermon mo eh. Talagang lagi yan ang sasabihin ko kasi yan ang totoo. Ano ba gusto mo? Magtanim ka ngayon ng niyog at bukas yung mamunga. Ay baka kapatid mamatay ka sa problema. Oo, nagtanim ka nga ng niyog. Pag-isip mo bukas, tapos nung bawi yung bunga. Magtatawa ka mo, eh, yung yang ko, katatahin ko. Lalakad ka simula dito, huwag ang liyan. Yung yang ko, katatahin ko, yung mga tao. Pati mga kamag-aarap mo, mga problema sa iyo, kapatid. Kaya lahat po ng bagay, ito proseso ang tama ang Diyos. Ang liyog, pag tinanim mo, ito, lima, sampo, mamamunga yan, ang taon. Diba? At aalagaan po yan. Ganun din po sa panalangin. Kung ano hinihingi mo ngayon, hanggang lumalaw ng panahon, lumilipas ang maraming taon, alagaan mo, binigyan mo po ng panalangin. Lagi-lagi, paalala mo sa Diyos. Ang Diyos naman pwede malilimutin.
Kaya lang sinusubok ka talaga ng Diyos kung totoo ka. Panginoon, ba't kaya 10 taon na eh, wala kang panalangin ko? Sundutin mo, Panginoon. Yung hinihingi ko po sa inyo. Dami ko na pong hinihingi sa Diyos. Ay talaga pong bibigay ng Panginoon. Ayun, pag hindi naman kalooban ng Diyos, hindi rin ko ibibigay. Ang mahalaga humingi ka. Iba ba? Ang mahalaga humingi ka eh. Oo. May maling umakulitan ng Diyos. Kulit naman naman ako ito. Mabigyan na nga. Pag nakita naman ng Diyos na bagay sa iyo, bibigay talaga sa'yo ng Panginoon. Punta ka kay Mayor, tingin ka ng tulong. Sa dalawa tatlo, hindi ka bibigyan. Ang marami mo. Baka doblin pa yung hinihingi mo. Oo. Nandito mo paghingi sa Panginoon. Nag-ilagin mo. Sabi ng Panginoon, talaga masipag ang anak ko. Bibigay ko na. O, diba? Kaya sa paglinig ko sa Diyos, pasipagan manalangin. Pasipagan magsimba. Pasipagan maglingkod sa Diyos. At tatapatan ng Diyos ang iyong pagpapagal sa Kanya. Kaya nga, bago tayo magtapos, sasabi sa Biblia, magpakatatag kayo at magmatitinan. At lagi tayong sumagana sa gawain ng Diyos. Pagkat ang lahat ng inyong ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan. Baka akala nyo, ipagsimba-simba nyo dyan. Maglalakad kayo, mahingit. Akala nyo, ganun-ganun lang yan. Haba, hindi nyo alam, malaking bagay at tuwang-tuwa ang Diyos dyan. Diba? Yung kahit inaantok ka na eh, gusto pong matulog eh, mag-aalas na yun na. Magsisimba ka pa din, akala mo, ganun-ganun lang po yan. Kapatid, lahat yan. Lahat yan, alam ng Diyos yan. At dating ang isang araw, magugulat ka. Lahat, pati ng aking bahay mo, pati ng aking bahay mo na nanglalait sa iyo, kung meron man, magugulat sila. Pagpapalain ka po ng Diyos. Amen? So ang ating mong pinag-aralan, ang pangulat ko ay kahilingan. At kung kayo may kahilingan sa iyong buhay na kailangan, huwag po kayo kay Pastor Lingi. Po huwag, I have no money po. Ito po yan. Huwag, lagi sa Panginoon. Lagi sa Panginoon. At para dumating naman ng isang araw, kayo naman ang magbibigay po sa akin dahil kayo pinagpapala ng Diyos. Diba? Okay po, tayo tumayo, tayo langin. Salamat po Panginoon ng marami sa inyong mga biyaya, pag-iingat sa bawat isa amin. Patawarin po kami o Diyos sa lahat po ng aming mga kasalanan at huli po o Diyos ang inyong kadakilaan, kayo nawa mataas sa buhay ng bawat isa amin. Ano man po ang aming ginagawa, nawa o Diyos kayo ang mataas at pagpalayo.